Samantala, ang synthetic brain cells na nag-iimbak ng memories ay posible. Ang ilang mga siyentipiko kasi ay lumikha ng mga pangunahing bahagi ng synthetic brain cells na maaaring mag-store ng human memories sa loob ng milliseconds. Ang tagumpay nito ay maaaring humantong para magkaroon ng mga computer na gumaganang tulad na ng utak ng tao. Ang modelo ng isang artipisyal na brain cell ay ginamitan ng charged particles na tinatawag na ions upang makalikha ng isang dekoryenteng signal na katulad sa paraan ng paglilipat ng impormasyon sa pagitan ng mga neuron sa ating utak. Ang kasalukuyang computers na ginawa ay may kakayahang gawin ng hindi kapani-paniwalang mga bagay. Ngunit ang processing power na ito ay magastos sa enerhiya. Sa kabutiang palad niya, ang utak ng tao ay lubos na mahusay. Gumagamit lamang tayo ng energy na katumbas sa sustansyang bigay ng dalawang saging upang magawa natin ang isang buong araw na trabaho. Habang hindi pa perpekto ang likhang computer na ito, ang mga scientists ay naniniwala na kung maaari nilang gawing mas katulad ng utak ng tao ang isang computer, may paraan para mas kaunting energy lang ang kakailanganin. Ang isang paraan na sinubukan ng mga scientists na kopyahin ang biological na makinarya ng utak ay sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng mga ions, ang charged particles na ginagamit ng utak upang makabuo ng kuryente. Sa inilathala sa Journal Science noong August 6, ang mga mananaliksik sa Centre National de Recherche Scientifique sa Paris, France ay lumikha ng isang computer model ng mga artipisyal na neuron na maaaring gumawa ng kaparehong uri ng mga dekuryenteng signal na ginagamit ng mga neuron upang ilipat ang anumang impormasyon sa ating utak. To my knowledge, it's the first time that people have done this with ions. Sinabi ng kapwa mayakda ng pag-aaral na si Lederic Bocque, isang physician sa Ecole Normale Supérieure. Gamit ang computer simulation, nalaman ng mga mananaliksik na kapag naglapat sila ng isang electric field sa channel, ang mga ions sa tubig ay bumuo ng mga worm-like structures. Habang naglalapat ang grupo ng isang mas malakas na electric field sa simulation, ang mga istrukturang ito ay nasisira ng marahan upang maiwan ang isang memory. Sinabi ni Bocquet na habang ang mga brain-like computer ay matagal na o matagal pa bago malikha, ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga siyentipiko para mas maunawaan kung paano pinoproseso ng utak ang mga impormasyon para makabuo sila ng mga bagong teorya ng computing tulad ng ginagawa ng utak ng tao.